Hello, good morning! Update po tayo dito sa project namin sa Phase 6 sa Tatlong Row House. So, bali, inuunti na po namin ni Ray i-install yung mga ilaw ni Ma'am. Ito po yung pin lights niya. So, lahat po ng mga accessories, sila Ma'am na po ang bumili. Ayan. So, pwede naman po yung ganon. Mas okay nga po yun sa amin kasi mapipili nyo talaga yung mga accessories na gusto nyong gamitin sa mga unit na pinapagawa nyo. So, bali, ito po ang pin lights nila, Ma'am. Ayan. So, maganda pong gamitin ito gawa ng replaceable po yung bulb niya. Ayan. So, yung iba po kasing pin lights is naka-LED. Itong kay Ma'am is pwede mong palitan ng bulb. So, I think nabili po yata nila to sa Ace Hardware. Ayan. So, remind lang po, nung in-install po namin siya ni Ray, hindi po sa first time kasi nakapag-install na rin po kami ng ganitong klaseng pin lights. Kaso yun nga, siguro nakalimutan lang din. Akala namin yung pinaka-bulb po is hindi kasya. Ina-adjust lang po pala yung kulay itim na yan. Ayan yung hawak ni Ray. A-adjust nyo lang po yan. Then, ito po yung bulb na ilalagay po natin. Ayan po. So, depende pa rin po sa nagpapagawa. I think yung isang piraso po ng ganyan is nasa 300 plus. Ayan. So, applicable naman po siya kung ang pinaka lalim ng ceiling natin is medyo maluwag. I mean, malalim. Paano po ba ipapaliwanag yun? Kasi kung halimbawa, maliit lang po yung space para sa ceiling, tatama po yung pinaka-puwet ng ating pin lights. Pero kung medyo malawak naman o malapad ang paglalagyan o paglulubugan po ng pin lights, ayan, carry naman po siya. Ayan po. So, i-adjust lang po natin siya. Ayan, iikutin nyo lang po yung screw, then okay na. Iikot nyo lang po yung pinaka-cover po ng pin lights. Tapos, ayan, pwede na po natin ilagay yung ating bulb. Ayan po siya. Okay na. Ayan, ganyan po siya. Bali, dito naman po sa bathroom, dalawang pin lights naman po ang pinapalagay ni Ma'am. Ayan. Sa pag-install po ng mga lights accessories, gamay na po ni Ray yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo sa pinaka-renovation po ng Ray House Makeover, si Ray po talaga ang naka-assign sa ating mga accessories. Familiar na po kasi siya dyan. Pero itong pin lights si Ma'am, medyo nakalimutan niya ng very light. Ayan. So, ikabit na rin po natin yung ating switch. Ayan, para matesting na po natin kung gumagana siya. So, bali yung switch, Royo rin po yung brand niya, pero piano series. Piano type yata po yan. So, lahat po ng mga accessories, mula sa switch, outlets, accessories, ayan. Sila ma'am po ang pumili. Ayan. So, parang siyang parang dark. Parang dark brown po. Parang ganun po, dark gray ang kanilang kulay para sa mga outlet tsaka switch. I-check ko na lang po para ma-share ko din po sa inyo. Ayan, testingin natin. Bali, ito lang po muna yung update natin. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa tatlong row house namin na project dito sa Phase 6 Lumina. Bali, malapit na rin po siyang matapos. So, nandito na po kami sa Carpentry Works sa paggawa po ng cabinets. So, tatlong unit, syempre tatlong cabinets din po ito. So, bali, itong sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka-preparasyon ng cabinet na kahoy is medyo matrabaho. From cutting, pag-assemble. Actually, sabi ni Ray, madali lang naman ang paggawa ng cabinet. Sundan mo lang yung mga tamang sukat. Diba? Kasi syempre, yung preparasyon kasi, yan, mamasilyahin mo. Ayan, katulad ng ginagawa ni Kuya Joseph. Masilya. So, ang gamit po namin, wall putty. Ito nga po pala, since ang concern na may-ari is, para hindi daw anayin, pinahiram po namin yan ng solidium na liquid.
Then, tsaka po namin siya pinilagyan ng primer. So, ayun. Depende rin kasi sa nagpapagawa. Siyempre, kung request nila yun, basic naman. I-apply mo lang. Ipapahid mo lang yun. Kasi, siyempre, kailangan patuyuin muna natin. Tsaka natin lalagyan na pinaka-primer. Ayan. Tapos, ito na nga po. Wall putty ang gamit naman natin pang masilya. So, katulad po niyan, kami na rin po yung nagpo-provide ng wall putty kasi sa all home, nasa 1,000 yan. Sa Lazada, mga nasa 5.99 po yata o 4.99. Hindi ko lang sure. Pero kung ano naman po yung pricing yan, same pa rin naman ang bigay ko sa client ko. So, bali ito nga po. Itong masilya doon na upper cabinet po ito sa kitchen. So, ayan, tatlo na siya. Tapos, the rest po ng mga takip is namasilyahan na rin. So, liha-liha. So, ayan nga, malakas po kasi ang hangin dito. Kaya, siguro nagpipidback ako dyan sa salita ako. Maganda na mahangin kasi nalilibre na kami sa vacuum. Nalilinis na yung namin eh. Yung pagliha, yung pag-cutting. So, pasukin po muna natin tong gitna. Ayan. Actually, dito po sa unit ni ma'am, tapos na po yung kaaming painting works. Ayan, nagilinis na. Parang general cleaning na kami. Ayun nga, kasi wala pa namang katabi dito si ma'am, harap. So, dun po muna sa kami sa kabilang side, gumagawa ng cabinet. Para hindi na rin po pumasok dito sa loob. May space naman na pagtatrabahuhan. Ayan. So, na to? General cleaning na, ha? Punas-punas ang nakisam, eh. Ayan. So, pasok tayo. So, ganito po yung itsura ng... ito po, bakante pa to. Bakante pa kasi wala pa yung ating kitchen cabinet. At saka yung dito, yung wall accent natin. Tsaka yung ating tibera. Ang wall accent natin dito is fluted banners po ang gagamitin natin dyan. Ito na lang naman part na tong wala. The rest is okay na, tapos install na lang ng mga accessories. Ayan po. So, abangan nyo yung pa-fluted banners natin dito, bongga rin yan. Tsaka syempre ito, ang peg po nito is hidden. Hidden door din. Hidden room naman. Ayan. So, sa nagtatanong po, ito po yung pinaka-room. Ito po yung pinaka-room natin. Nasa likod na part ng unit. So, ang kulang na lang din dito is yung ating ilaw. Ayan, yung ating mga outlet tsaka switch. Tapos yung ating mga glass wall, pwede naman po namin yan linisan na lang. Linisan lang yung taas, tatanggalin po namin yung mga stickers. Up. Lakas ng hangin. Ito po sa mini garden natin. Mini garden / laundry area, according kay ma'am. Naka-tiles din po tayo dyan. Pero deco stone ang style niya. Tapos dito po meron tayong grills na harang. Pero may purpose din yan. Pwedeng sampayan. Ayan. Kaya nga po, laundry area. Tapos lang tayo sampayan, no? Diba? Purpose. So, meron lang tayo mga ilang mga accessories. Pag nilinis ang gagawin. Ayan, yung mga stickers. Yung mga ilaw. Tapos, ito yung pintura, okay na. Kung may manipis pa, pwede naman pong i-retouch. Ayan. Lakas ang hangin. Yung CR natin, okay na. Ilaw na lang po ang kulang dyan. Tsaka yung mga accessories din po ng CR. Ayan po. So,
So, bali, kinakating na po nila Ray yung ating mga kahoy para syempre matapos na rin po yan. Siguro po yung mga gate, i-retouch din po natin siya once na natapos na. Tapos dito tayo sa unang unit. Andito po yung ibang materyales. So, nung isang araw po, nailagay na namin ni Ray yung ibang pin lights. Ayan, no? Yung pin lights ni Ma'am, ang ganito po siya, oh. Mention ko lang po pala sa mga accessories po pala, si Ma'am po pala ang bumili lahat. So, andito ulit si Bayaw, ayan, no? Nagilinis. Ganito po yung ano niya. Ganito yung pin lights ni Ma'am. Sa ano po yata nila to binili? Sa Ace Hardware. Yung pin lights nila, Ma'am, is nalalagyan po siya ng bulb. So, pag nabusted or napunde yung ating bombilya, replaceable po itong ating pin light. So, maganda. 319 po ang isa. Ayan. So, lahat po ng pin lights nila, Ma'am, ganyan po yung pinaka-style o design. Ayan. So, ito, na-assemble na ni Ray. Ano, Ma'am? Oo nga. Sabi ni Sir, ano sukat yan? 30? Oo, 30, sabi ni Sir. Oo nga, ang kapal. Ipasok mo kaya. Kumapal siya eh. So, ayun, may pin lights na tayo dito. Na-testing na po namin to. Ewan ko lang kung nagaan na. Ito po siya, yung switch natin. Ay, hindi nakaan na. Ah, okay, nakababa daw. Nilagyan po muna namin ng plastic kasi para hindi madumihan. Ayan. So, ito. Tapos yung sa bathroom, meron na rin na kami nilagay na pin lights doon. Ayan na. Ayan po. Tapos, meron na rin kami nilagay na mga outlet. Ayan. Ayan po siya. Si Ma'am din po ang pumili niyan. Ang brand naman po niya ito. Para po dun sa magtatanong. Aray ko. Royo. Royo po siya. Tapos, Plano. Plano series pala to. Plano series. Ayan. So, ganyan po siya. Ganyan po siya, oh. Ayan. Royo po yan. So, si Ray, mas familiar po siya sa Royo na brand. Hindi na kasi siya maraming kukuting-tingin. Ayan. So, mga accessories na lang ang kulang, okay na. Tapos, andito kasi lahat ng mga accessories pa, mga materyales. So, yung gitna na unit, tsaka yung dulo, i-check natin. Dito tayo sa pangatlo. Sa pangatlo naman po, okay na tayo dito. Yung ating deco stone ni Lumina, pinturado na, may sealer na rin po siya. Okay na. Tapos ito yung pangatlong upper cabinet na sinasabi ko sa inyo. So, ito, dito po yan. Dito po yan sa taas na part kasi dito yung kanilang kusina. Ayan, malinis na. So, dito, ayan o. Oh. Ayan po, ganito po yung looking. So, sa ano po pala, sa row house, maraming natutuwa sa design kasi nga po parang first time nilang makakita na may ganito pong sa part ng back extension is parang meron siyang open. Ayan, I think yung open namin is nasa 1 meter. Ayan po.
Tapos itong pinaka-grades natin, siguro na mga nasa 60. 60 po yata yan, pinaka-sukat. Saktong-sakto lang. Nailagay ng may-ari yung gusto niyang pinaka-design, pero hindi siya lumabas na masikip. Ang luwag nga po eh. Ang luwag. So, abangay nyo yung ating pa-TV console dyan. Tsaka yung ating fluted panels. Ayan. Tapos yung ating mga accessories na lang po ang kulang. Na-tile drop na rin po ito lahat. Pinturado na. May mga ihahabol na lang po kami ng mga tawag dito, kornisa. Ayan, sa mga gilid-gilid. So, okay na. Ito po, pwedeng ang stove nila is dipatong o kaya maglagay sila ng gas range. Pwede rin dito. Ito na po yung butas ng ating para sa hose. Ayan, nakaabang na. Tapos, ito po yung ating lababo. Ayan, nandyan na siya. Nakalusot na. So, dito sa baba, sliding. Sliding ang peg ng takip ng ating ano, ng ating cabinet. Tapos ito dito sa bathroom natin. Okay na. Pin light sa lang. Exhaust. Tapos yung shower. Then yung lavatory. Tapos yung isa pang ilaw dito. Tapos linis na lang. Then tanggal ng mga stickers. So konti na lang. Halos lahat po ng projects ko is halos sabay-sabay matatapos. O sunod-sunod na matatapos na. Ayan. Magkakasunod-sunod na siya matapos. Yun, dito po pala na grills. Maglalagay pa. May lalagay pa kaming grills dyan. Since pupunta naman sila ma'am sa Saturday, mas, yun nga. Madali lang naman po yun. Madali lang din naman ihabol. Siguro, mas maganda makausap din sila. Ayan. Pinasok mo na lang. Okay. Ayo, sa bagay. Oo. Oo, babawasan pa yan. Wala nang tibay. Oo. Sige, okay na. Ayan. So, ito po yung sinasabi ko sa vlog na before po namin nilagyan ng primer tsaka ng masilya, ito po, pinapahiram po muna namin siya ng solignum. Ayan. Ayan po siya. Ano lang siya, parang tubig lang siya. Solignum po ito na pang kahoy. Meron din po kasing pang lupa. So, tinanong ko po sa hardware, ganun po pala. Meron pang lupa, meron pang kahoy. Ito, direct na tayo sa kahoy. So, after natin makat yung ating mga kahoy, tsaka lang din po natin siya a-applyan. Ayan. So, ito po is suggestion po. Itong idea na to is suggestion po ng may-ari na gusto niya po na before po na pinturahan o bago gawin is malagyan na po ng solignum. Ayan. So, minsan sa mga nagpapagawa talaga, nagkakaroon ka rin talaga ng mga ideas eh. So, ito nga po eh, saktong-sakto kasi malakas mo talaga yung hangin. Tinatangay nga po ako. So, saktong-sakto lang kasi mabilis lang din po siyang matuyo. Ayan na. Lalo na sa mga dugtungan. Yan talaga eh. Yan talaga sisiksik yan eh. Same lang po. Ganito rin po yung ginawa namin dito sa ibang cabinet.
lakas ng hangin. Thank you, Lord. Thank you.